Kumusta mga kabasketball? Ito ang iSports Zone Game 3, Minnesota Timberwolves laban sa Dallas Mavericks. Sinabi nga ni Anthony Edwards na titira daw siya ng maraming mga shots. Ibig sabihin ay siyempre hindi lang para tumira kundi para pumasok ang mga yun. Marami daw, ha? Yan ang sinabi niya. So pag inisip natin, tipong mala Michael Jordan ang pakakawalan nito. Lagay mo ng 30-40 field goal attempts. Pero sa first half mga kabasketball, lamang ang Dallas Mavericks 60-52 na outscore pa itong si Kyrie Irving at ni Luka Doncic. Itong si Anthony Edwards, 12 puntos lamang ang kanyang ginawa, 4 out of 11 sa first half. Pag inisip mo, first half yon 11 shots lang siya, 0 out of 2 sa 3. Hindi marami yon mga kabasketball, di ba? Gaya ng kanyang pinangako. Pero pagdating ng third quarter ay tumira ng 10 itong si Anthony Edwards. So umangat na yung kanyang field goal to 22 at 22 points siya. Pagkatapos ng third quarter, tumabla na nga itong Minnesota Timberwolves. 87 all, ibig sabihin ay 27 points ang in-score nitong Dallas Mavericks. Habang dito naman sa Minnesota Timberwolves ay 35. Marami doon ay galing kay Anthony Edwards. Mukhang tinutupad niya yung kanyang pangako at meron pa nga siyang isang highlight dunk na matindi ron, ano? Sa wakas ay nakawala rin siya para sa isang highlight reel dunk. Abay, matindi talaga ang depensa rin nitong Dallas Mavericks. Hindi naman sa super defensive team itong Dallas, pero kumbaga yung kanilang mga piyesa ay saktong-sakto dito sa mga weapons na meron ang Minnesota Timberwolves. At isa pa, nahihirapan talaga, siguradong-sigurado, obvious na obvious, itong si Anthony Edwards. Lagi niyang bantay kasi either si Kyrie, minsan nasa switch din siya dito kay Luka. Nahihirapan siya talaga maging isang two-way player. Two-way player siya pero hindi sa kalibre ng isang Paul George o kaya Kawhi Leonard sa ngayon mga kabasketball, hindi ba? Maraming nga nagkukumpara sa kanya kay Michael Jordan pero malayo pa mga kabasketball. Si Michael Jordan ay talaga namang halimaw sa depensa at halimaw din sa opensa, top scorer para sa kanyang koponan. Pero makikita natin, itong si Anthony Edwards ay papunta na rin doon. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus! Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code na ito. Pero mukhang hindi pa ngayon mga kabasketball. Natapos ang laban. Nanalo na naman ang Dallas Mavericks 116-107. Dumikit na nga sila. Nagkakatablahan na. Pero sa bandang dulo, kumawala pa rin itong Dallas Mavericks sa pangunguna ng kanilang dalawang superstars. Mahirap talagang talunin mga kabasketball. Kung may Anthony Edwards sa kabila, ay dito naman sa Dallas Mavericks, dalawa na masasabi na nating superstar na mga veterano pa. Kahit si Luka ay wala pang championship experience, ay hindi matatawaran ang leadership na ipinapakita nito na siya na ang main man dito sa Dallas. At itong si Kyrie Irving nagpapaubaya sa kanya. And what better way to have a second option than Kyrie Irving? Yung mga clutch baskets niya kanina, may isang tira pa siya over Karl Anthony Towns. Napakatindi noon. Talagang kumbaga kung si Luka ay mababantayan, ay meron naman silang Kyrie na isa na namang closer at napaka-efficient din na finisher just like Luka Doncic. Tumapos itong si Anthony Edwards ng 11 out of 24 na shooting below 50% yan mga kabasketball. 0 out of 2 sa 3. 26 points lamang so hindi niya natupad yung kanyang sinasabi na titira daw siya ng marami. 24 shots, hindi ganun karami yan. Samantalang yung dalawang superstars itong Dallas Mavericks, 12 out of 20 itong si Kyrie, lagpa 50%. Luka Doncic, 10 out of 20. Grabe ang pinakawalan ng mga 3-pointers itong Dallas Mavericks, 14 out of 28, 50%. Habang itong Minnesota Timberwolves, 9 out of 30. Yan ang isa sa mga aspeto ng laban nito na hindi sila masyadong nakaporma. Pero maganda yung kanilang game plan. Kaya lang, talagang mahirap kapag merong dalawang closer. At sabi nga sa ESPN, ay itong si Luka at si Kyrie ay the best offensive duo in NBA history. 3-0 na nga mga kabasketball at wala pang nakakabangon mula sa isang 3-0 deficit. Mukhang matitikman na ni Luka Doncic ang kanyang kauna-unahang tapak sa NBA Finals. At itong si Kyrie Irving naman ay magkakaroon ng chance na makuha ang ikalawa niyang titulo. Sa mga mahilig tumalpak dyan,
Pasok na sa Arena Plus! Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus. Para mag-register, iscan lang ang QR code. At may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus. At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, iscan lang ang QR code.